sizzling sisig. Bakit nga ba sexy sizzling sisig ito? Kasi nung nag-meal prep pa ako, isa to sa mga favorite recipe ko talaga ng chicken breast dahil ito ay super high in protein and less oil at super easy to cook talaga. Super, ano, favorite ko talaga to kahit kainin ko to ng isang linggo, eh, the best. So, let's eat, let's start, let's cook! Simulan na nga natin ang cooking ni Kirstine. So, ang number one ingredient na gagamitin natin ay ang chicken breast. So, yun. Binoy ko na to for 5 to 10 minutes kasi tandaan nyo na ang chicken breast kapag na-overcook ay tumitigas at ayaw natin ang matigas sa pagkain sa ibang bagay lang. Charot! So, yun. Lagay na natin siya. Pagkalagay natin, napakasimple lang naman ang recipe na to. Wala tayong ibang gagawin kung hindi paghalu-haluin lang ang recipe muna. So after the chicken breast, ilalagay na natin ang chicken liver. Tandaan nyo na kung wala kayong chicken liver, pwede kayong gumamit ng liver spread. But for me, I prefer chicken liver kasi mas flavorful siya. And syempre, dun tayo sa natural lang. At kung wala kayong chicken liver, pwede rin kayong gumamit ng pork liver. But for me, mas healthy ang chicken liver. So ang ratio na ito, siguro mga 10% lang ng dami ng chicken breast yung gagamitin yung chicken liver. Kasi tandaan nyo na sa diet, iiwasan natin yung mga food na mataas sa fats and medyo mataas sa fats yung chicken liver. So after that, gagamit tayo ng red onion. So red onion, bakit red onion ang bet ko? Kasi for me, ang red onion ay mas maanghang and I love it spicy. Pwede rin gumamit ng white onion. Kaso for me, masyado siyang matamis. So, yun. Lagay ko yan. Mahilig ako sa onion talaga, kaya gusto ko madaming ganyan. So, choice nyo na lang kung gusto nyo ba ng madaming sibuyas o hindi. Pero, this is what I like. So, this is what we'll be cooking. Then after that, dahil tayo ay isang taong mahilig sa maanghang, at ang taong mahilig sa maanghang ay sagutin mo, ayaw mo? Mahilig sa maanghang ay masarap magluto. Charot, tama ba yun? Hindi tama yung sinabi ko eh. Pero yun, nalagay na natin ang bread. Chili, pepper. So, gusto ko madaming ganyan. So, lalagay natin lahat yan. And after that, oh, since kasama na yung salt and pepper, lalagay ko na. Kakamay ko na, naginis naman ako ng kamay. At for me kasi pa nagluluto ako, mas gusto ko talaga, kinakamay ko yung mga salt and pepper para mas, alam mo yun, salt bay. Pero ito, pepper bay. Tsing, pasaching ka. Tsing, charot! So, yun. Ano lang, konting salt lang. Tandaan nyo na kapag nagda-diet kayo, iwasan ng maaalag kasi para hindi na pre-preserve yung mga fats natin and yun, hindi naman talaga masarap, I mean, hindi healthy kapag sobrang alat ng mga kinakain mo. After that, we'll be putting this siling pangsigang. Hindi ko kasi alam ang tawag dito, pasensya na, totoo lang tayo. Siling pangsigang, siling green. At damihan din natin kasi masarap din yan kapag maanghang, di ba? Sa mga hindi mahilig sa maanghang, tandaan nyo, pwede naman kayong huwag maglagay kung gusto nyo. Choice nyo yan, buhay nyo yan, kakainin nyo yan, di ba? So, ang last na recipe, hindi pa pala last. Para sa, ano natin, bago natin haluin to, gagamit tayo ng mayonnaise. So, ang prefer ko, at para sa mga nag-diet, kailangan ay zero calorie na mayonnaise. Pero kung wala kayong zero calorie, pwede kayong gumamit ng mga normal mayonnaise. Pero tandaan nyo, na dapat ay konti lang. Kasi, mataas to sa fats, sobra. And normally, kapag strict talaga yung diet mo, hindi talaga gumagamit ng mayonnaise. But for this one, this is regular, ano lang naman, diet recipe na pwede mong gamitin for everyday. Everyday meal, para naman medyo healthy-healthy yung kinakain natin. So yun, haluin na natin siya. Siguraduhin mo na mahalo mo siya ng maayos, paikot-ikot ng iyong kutsara tulad ng ginawa niya sa iyong pagpapaikot, di ba? Joke, hindi. Ano tayo, hugot-hugot lang tayo.
tayo para may masabi lang ako. Kasi lang kausap eh. Na-joke lang. So yun, siguraduhin nyo na mahalo siya ng maayos kasi mamaya, sa seasoning plate, eh, lulutuin na lang natin siya ng bonggang-bongga. Yan, halo-halo lang. Super basic lang talaga itong recipe na to, as in. At alam nyo ba na sobrang favorite ko to, kaya kong kumain ito ng isang linggong ulam. Ito lang yung ulam ko, as in. Favorite ko talaga itong sisig na to. So after that, gagamit na tayo ng seasoning plate. Lulutuin na natin. So dito natin siya lulutuin. Bakit seasoning plate? Pwede naman natin siyang lutuin sa normal pan. But for me, I prefer seasoning plate. Kasi bakit? Since nagda-diet tayo and limited lang yung mga kinakain natin, why don't we make it special, diba? Ako talaga, I love cooking. At so, nung nag-diet ako, ginawa kong special lahat ng mga kinakain ko. So, dahil special akong tao, charot, seasoning plate ang gagamitin natin at ilalagay na natin siya. Buksan na nga natin yung kalan kasi hindi maluluto to kapag hindi mabubuksan. Let's go! So yun, ang ano na ito, ang init na ito ay high heat dahil seasoning plate ito at kailangan super init talaga niya. So yun. Hintayin lang natin siyang uminit ng bonggang-bongga. Ramdamin niyo lang, ramdamin niyo yung pagluluto. Siguro for me, siguro mga 1 minute, 1 to 2 minutes yung ano, yung tamang pagpapainit ng seasoning plate. Yan, hintayin lang natin siya. At alam nyo, kaya gusto ko ng seasoning plate kasi iba talaga kapag niluto sa seasoning plate eh. Parang ano, medyo natutusta yung ilalim ng manok. At parang mas naluluto talaga yung flavor nung recipe natin. Super basic lang talaga itong gagawin natin. Hinalo lang natin kanina, then after nun, nalagyan na lang sa seasoning plate. And voila, nalagyan mo na yung itlog, pwede na siyang kainin, di ba? Ready to eat! At sobrang sarap din talaga kapag sa seasoning plate ka mismo kumakain. Feeling special lang talaga. Hindi pa siya masyadong mainit. Siguro hintayin natin magkaroon ng medyo usok-usok na konti. Saka natin ilalagay itong ano natin, ingredients natin. So ito, ready na natin ang itlog. Bahala kayo kung gusto nyo bang isang itlog or dalawang itlog. Depende na yan sa inyo. Healthy naman ang egg, it's protein, kaya walang limit dyan. At depende na rin sa coach nyo kung hanggang ilang itlog kayo per day. So yun, nakikita na natin na medyo umuusok na yung ating seasoning plate. So lalagay na natin itong ingredients natin. Bango! My God! So, since hinalo na natin siya kanina, kahit huwag din natin siyang haluin dito kasi ang gusto lang naman natin is maluto na lang yung medyo ilalim niya. High heat, tandaan. Ang bango niya talaga, grabe. Sobrang favorite ko talaga to, as in. Drink partner sa sisig, ako, favorite ko talaga is beer. As in, kung hindi ako nag-diet, sisig ang favorite kong pulutan. Siyempre, pork sisig at Red Horse. Pero since diet tayo, ang kapartner lang natin ngayon ay tubig. Tubig lang. Tubig lang ang sakalam sa diet. Drink your water, B, di ba? Super importante talaga kapag super humiinom tayo ng tubig everyday, mga 4 liters a day. At nakakatulong din talaga yung makapagpapayat kapag lagi kayong umiinom ng water. So yan, itnok-itnok halo lang. Bango talaga, grabe. Iche-check nyo siya kapag medyo ano na siya, para natutusta na yung ilalim. At sa akin, yun yung okay na. Ready to eat na talaga yun. Bango! Diba, sino mag-aakalang pang diet tong pagkain na to, diba? Parang kapag may isang taong mahilig sa sisig tapos binigyan mo, eh, hindi na siya magdadalawang isip kumain. Talagang kakainin niya na yan. At ang sasabihin mo, hoy, wag mong kainin, pang diet ko yan, yung aba! Oh my God!
So yun, for me, okay na to. Ilalagay na natin yung itlog. There you go. Then after we put the egg, papatayin na natin yung kalat. Bakit kamo? Kasi for me, masarap sa sisig kapag malasado yung itlog. Tapos saka mo siya hahaluin bago mo siya kainin. So that's ready to eat na. Lalagyan na natin siya sa ano, wood. Sizzling wood. I don't know what it's called, pero huwag nyo nga hawakan to, ha. Mainit to. Mag-iingat guys, mag-iingat. Yun. There you have it, our sexy sisig. Sisig na nakakapagpa-sexy. Sorry, nakain na ako. Hindi ko talaga mapigilan to. Sobrang sarap kasi talaga. So yun guys, gusto ko magpasalamat kasi natapos nyo itong ating first video and gusto ko lang malaman nyo na mas marami pa tayong gagawin videos and mag-aaral pa talaga ako ng mga mararaming recipe. Lahat ng mga naging recipe ko nung nag-diet ako, i-share ko yun sa inyo guys. So, thank you so much for watching Cooking with Kirstine. Bye!